morning sa inyong lahat. Ngayon, alas 7 ng umaga dito. Wala pa tayong ligo. Pagigising ko lang. Sabi ko, mamaya anak maliligo dahil magwawalis muna ako dito. Kagabi kasi, nag-picnic dito yung amo kong babae at amo kong lumaki. Kaya kung mapapansin nyo guys, ang daming kalat. Kailangan ko munang magwalis bago ako maliligo. Kasi maganda din pag umaga. Kailangan mo rin magpaaraw. Ayan, andito ako sa may swimming pool area. Ngayon guys, bibisitahin ko yung tanim ko doon na ano bang tawag doon, mais. Kasi simula nung tinanim ko hanggang ngayon, hindi ko na siya nadadalaw, kaya ngayon dalawin natin. Dito lang din sa tapat ng, sa likod ng bahay. Ayan. Dadalawin natin dito. Kasi gabala ko dito guys, gagawa ako ng garden. Kasi total malawak naman yung lupa dito, malawak yung bakanting lupa. Ayan. Ito yung tanim ko dito guys. Hindi ko lang alam kung nakikita nyo. Ayan. Ay, may tumubo na rin. Ayan, galing. Ayan guys, kung makikita nyo, meron na rin. Ito yung mais. Ano ito? Yung ano lang, yung popcorn. Ayan, sabi ko try kong magtanim. Tsaka yung mga kalabasa na yan guys. Ayan, kung makikita nyo, may kalabasa, may mais. Pupunuin ko ito ng gulay. Ayan. Extra, ano na rin, libangan. Ayan, sarap naman dito siguro magtanim. Sana tumubo sila at para mapakinabangan. Ayan guys. Kasi ang lawak dito, bakante. Sayang naman. Ayan guys. Oh. Ang lawak. Ito yung bahay ng amo ko. Ayan. Tapos dito, bakanting lupa. Ayan. Ayan yung mga tanim ko guys. Tumubo sila. Oh. May kalabasa. May mais. Pupunuin ko pa yan. Inshallah. Ay, asa na itong mga aso ko? Ayan guys, andito lang kami sa malapit sa mosque. Asan ba dito yung mosque? Ito ba? Ayan doon yung mosque ko. Kaya minsan maririnig nyo kapag nagbablog ako, may Allahu Akbar, Allahu Akbar. So ayan lang muna guys, magwawalis na tayo at pagkatapos ko magwalis ay maliligo na ako. Ayan. Ito yung likod ng bahay ng aking amo. Ayan. May mga halaman pa rin dyan. Tawagin ko yung alaga ako kasi ando na sa malayo. Ayan na ang aming breakfast ngayon. Ayan. Dahil nagsawa na kami sa slice bread with cheese. Ayan ang ginawa ko guys. Nilagyan ko ng sausage, tsaka pita sauce, tsaka mozzarella. Ayan. Eating time na. Ayan ang breakfast namin ngayon guys. Para maiba naman. Hey guys, andito ako sa garage. Andito kasi yung dalawa kong ref. Kasi hindi na magkasya sa kusina. Ayan, nakapamalingki na yung amo ko. Itong mga gulay na ito guys, good for 1 week. Ayan. Ito yung aking kamatis. Dahil araw-araw tayo nagluluto. Ayan yung aking carrots. Yung aking eggplant. Ayan. Yung cucumber. Yung lemon. Yung kusa. At saka yung aking white onion. Ayan guys. Ito lang ang mga gulay na nilalagay ko dito sa ref. Kasi binubukod ko yung mga matitigas na gulay dito sa isang ref. Tapos yung mga gulay naman, katulad ng mga dahon. Mga dahon-dahon. Doon naman sa kabilang ref. So ayun guys. Aayusin ko na ito at ilalagay ko na sa aking ref. Hanggang dito na lang muna. Nakalimutan ko pala guys yung egg sa sasakyan. Andun pa pala sa likod. Ayan yung egg. Saka yung capsicum, hindi ko nababuksan sa plastic. Yung lettuce, yung ginger, saka yung, ayun, andoon, yung garlic. Ayan guys, yung garlic. So ayun guys, busy na ako ngayon. Ayan guys, nakaayos na yung aking mga gulay dito sa isang ref. Ito ay para sa gulay lang talaga. Ayan yung aking bawang, yung aking kusa, at hindi ko na rin inalis sa styrofoam. Para hindi sila mabulok. Kasi pag sa plastic guys, nabubulok sila agad. Kasi kulob. Ayan, medyo madilim nga lang. Ayan, nakaayos na ang aking mga gulay. Ganyan ang gusto kong ayos guys. Para kitang kita ko agad kung ano ang kailangan ko. Lalong lalo na kapag ako ay nagmamadali. Ayan, madaling makita kung ano ang kailangan. Ayan yung kamatis.
ayan, salamat sa Diyos, natapos na naman yung unang trabaho ko ngayong araw. Mamaya marami pa ang nakaabang. Ito naman yung prutas guys, ayan, pomegranate, tsaka ayan, hindi ko alam kung anong pangalan yan, tsaka ito, isang kahon na orange, ayan, yung ibang prutas nasa loob na guys, naipasok ko na sa ref, nakalimutan ko ng videohan, so ayan guys, start na naman tayo dito maghugas ng prutas. Pag marami kayong limon guys, para hindi sa masayang, katulad ngayon dito sa amin, sobrang daming lemon, meron kaming isang kartong lemon. Ngayon ang gagawin namin, i-squeeze namin siya at ilalagay sa presser para hindi siya masayang. Kung kailangan mong uminom ng lemon juice, kukuha ka na lang sa presser ngayon. Ang ginagawa namin ay ini-squeeze gamit ito. Ayan. Medyo nakakapagod nga lang dahil kailangan mo ng lakas para ma-squeeze mo siya ng todo. Ayan. Ayun na yung na-squeeze namin. Nakakalahati na kami. Ayan. So, ayun lang guys. Ang share ko sa inyo para hindi masayang ang lemon nyo, ang gagawin nyo ay i-squeeze tapos ilagay sa freezer. Ayan. Sobrang daming lemon kasi namin. Isang box. Kasi yung mga amo ko mahilig sila sa lemon. Kaya ang ginagawa ko, ini-squeeze ko na. Ito yung box ng lemon guys. Ayan. Isang box yan ng lemon. Ito na guys yung nakolekta nating lemon juice. Ayan. Ang dami. Sa loob ng isang box. Ayan ang nakuha nating juice. Tapos, ayan, ililipat natin siya dito sa maliit na container para kapag kailangan nilang uminom ng lemon juice ay ready na. Ayan, tapos ilalagay natin sa freezer. Ayan. Ayan yung mga lagayan nyo guys. Diyan ko ilalagay. Para kapag kailangan nila ay hindi na ako mahihirapan. Ayan. Huwag lang natin punuin. Kasi yung mga amo ko guys, mahilig sila sa lemon juice. Araw-araw lang. Ayan, para kapag ka tumigas na siya, ilalagay ko na lang sa baso na may tubig. Hindi mo rin kailangan ng yelo kasi ano na nga ito, yelo na. Ganyan ang gawin nyo guys kapag meron kayong lemon, marami kayong lemon para hindi masayang, i-squeeze nyo tsaka nyo ilagay sa freezer. So ayun lang guys. Ito guys yung ginawa ko, mashi. Ayan. Kung sa Arabic, warak kainab. Itong klaseng recipe na ito guys, sobrang matrabaho. Ayan o, merong kusa, capsicum, yung vine leaves, ayun naman yung onion, tsaka ito, cabbage. Ayan, medyo matrabaho ito, pero talaga pag naluto na, wow, ang sarap talaga. Ayan. Favorite ito ng aking mga alaga. Mashi or warakainab kung sa Arabic. Ayan, pumukulo-kulo na malapit ng maluto. Luto na yung ating warakainab. Ayan. Luto na ang ating warakainab after 3 hours. Ayan, mag-serve na ako. Guys, magluluto tayo ng spaghetti. Order ng aking mga alaga. Ayan, nag-isa ko na yung ground meat. Saka sausage. Ito naman ang ating gagamitin. Meron ako ditong cheese. Ayan, pasta sauce. Ito guys, fresh tomato.
Ganyan ko na yan, kumay ko na yan. Kasi gusto ko yung medyo manamis na mis. Ayan. Tsaka simple yung ating pasta. Favorite nila ang mga Filipino food. Ayan. Nilagay ko na ang fresh tomato, guys. Ayan. Marami tayong lulutuin ngayon. Kaya araw-araw, laging busy si Inday. Laging busy sa kusina. Ayan na yung ating sauce, guys. Ayan. Lalagay ko na niyan yung ating pasta. Ready na ang ating sauce. Ilagay ko na yung ating pasta, guys. At inimix na natin. Ayan na, guys. Luto na ang ating espaghetti. Ready to serve na. Luto na yung ating mga alaga. Ready to serve na ang ating espaghetti. Ngayon, guys, ang lulutuin ko ay okra sa luna. Ayan, kung makikita nyo naman, guys. Daming gawin namin. Okra sa luna. Ito na ang itsura ng ating eggplant sa luna sa ngayon, guys. Magigisa pa tayo ng garlic. Isa ito sa paboritong luto ng aking madam. Ayan. Ano lang yan, plain na okra lang siya, guys. Wala yung sahog na kahit na ano. Ayan, guys. Luto na yung ating okra sa luna. At ito naman ay malambot na. Ilalagay na natin yan sa oven. Ayan. Chicken. Madami tayong niluto ngayon, guys. Ganyan talaga dito araw-araw. Hindi sila kontento sa isang ulam, dalawang ulam. Kailangan merong kulay, maisda, ganun. Ito namang isda na ito, dalawang klase yan, guys. Iihaw ko yan. Ayan, may danggit. Tsaka itong isang isda, hindi ko alam kung anong pangalan. Ito, iihawin ko din yan. Marami tayong lulutuin ngayon, kaya busy si Inday. Ayan, guys, luto na rin yung aking chicken. Isiserve ko na yan. Kakain na sila. Ang dami kong niluto ngayon, guys. Iba-ibang klase, iba-ibang potahe. Kaya talagang pag nasa kusina na ako, talagang busy na ako niyan. Ayan, guys, naihaw ko na yung isda. Ayan. Sa amoy pa lang, guys, magugutom ka na. Nag-itsura na siyang tinapa. Ayan. Ang inihaw na isda. Ayan, guys, magpapakulo naman tayo ngayon ng beans. Nilagyan ko ng dry chili tsaka asin. Ngayon ginamit ko yung pressure cooker para mabilis, 30 minutes lang malambot na yung ating beans niyan. Ayan. Para bukas ito almusal ng aking mga amo at pinabaon din nila sa kanilang trabaho. Ayan, guys, walang hanggang katapusan ang ating pagluluto ngayon. Grabe, guys, ang hirap nitong pagkain na ito, guys. Biruin mo, 6 na oras ko itong hinalo-halo. Puno yan hanggang dito. Ayan, no? Hanggang dyan. Tapos ngayon, hanggang dyan na lang. 6 na oras, halo lang ng halo, halo lang ng halo. Kasi kapag hindi mo hahalo, eh, hindi dikit siya sa ibaba. Masusunog, iba yung lasa. Kaya kailangan, mahina ang apoy. Tapos, halo lang ng halo. Ano ito, napakasustansyang pagkain. Kasi ano ito, 6 na klaseng beans, tsaka mga gulay. Ayan. Luto na ito, guys. 6 na oras ko nang hinahalo-halo. Ayan, ready to serve na yan. Sobrang matrabaho ang pagkain na ito. Kailangan talaga ng pasensya. Yung kilikili ko, nawala na yung kanyang power dahil 6 na oras na nakaangat. Wala nang amoy, guys. Nawala na. Charot-charot lang. Hey, guys, ito yung niluluto natin. Ayan, guys, meron tayong mga halaman dito. Bitunya, kung tawagin yan dito. Ayan, bitunya yata. Basta yan, bitunya. Ngayon, isasabit ko siya dito, guys, sa ilaw. Ayan, isasabit ko siya dyan. Tapos,
doon, 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 tsaka doon. So ayan guys, samahan nyo ako magsabit ng halaman na ito. Ayan, ganyan dito tuwing taglamig yung amo kong lalaki naghahatid. Ow! Sandali lang guys, no? Sandali lang, nahirapan ako. Ayan guys, nakasabit na. Ayan, maganda na tingnan. Andito kong linagay sa may ilaw. Ayan, ayun. Nakasabit na siya. Maganda tingnan. Tsaka, doon pa. Ayan. Doon, doon. Ayan. Tsaka doon. Ayan, puntahan natin. Ayan. Kasi maganda ang bahay kapag maraming halaman. Lalo na yung bulaklak. Ayan, nakasabit na ang ating halaman. Ayan. Diba ang ganda tingnan? Tsaka relax siya dyan kasi nakasabit. Ayan. Ang ating halaman. Nabubuhay lang naman ito guys kapag malamig ang panahon. Pero pag tag-init, namamatay din yan sila. So ayun lang guys, may gagawin pa ako. Hanggang dito na lang muna. Hi guys, bili na kayo ng hipon. Ayan, murang-mura lang ang kilo. Ayan, pili lang kayo dyan. Nakaatado na yan. Bawat supot, bawat plastic, tag isa-isang kilo yan. Merong isda doon. Ayan, nakaatado-tado na rin. Ayan yung isda. Alam nyo guys, alas 10 na ngayon ng gabi, andito pa rin ako sa kusina. Dahil, ayan, may hinatid na hipon tsaka isda. Ngayon, ang ginagawa ko dito, inaatado-tado ko na yan, bawat plastic. Nagtitibang ako ng 1 kilo para pag nagpaluto sila ng hipon, kukuha na lang ako sa freezer. Ayan, ayan ang ginagawa ko. Bawat isang supot, tag 1 kilo. Pag sinabi nila na gusto nila ng hipon, ang gagawin ko, kukuha na lang ako sa freezer para hindi ako nahihirapan. Ayan, ganun din yung isda. Bawat plastic, 5 piraso. Merong 6 na piraso. Para sa 1 tao lang yan, guys. Ayan yung isda. Fresh na fresh pa yan. Bagong huli. Merong contact yung amo ko kapag merong isda. Fresh. Ayan, kahit anong oras dinideliver dito sa bahay. So, ayun lang, guys. Alas 10 na ngayon. Pagod na ang katawang lupa ni Inday. Bye-bye muna. Guys, meron pa pala. Akala ko tapos na ako. Meron pa pala. Mumunti ko nang makalimutan. Diyos ko po. Ayan, yung safi kung tawagin dito. Sa atin naman ang tawag dyan ay danggit yata. Kung sa amin sa Bicol, ang tawag kitong ba yun or bataway. Basta, ayan guys. Kasi itong mga amo kumayay sila sa isda. Ayan, inatalo ko na ng 2 supot yung ganitong isda. Tsaka yun, malaki. Ang bigat. Tumitimbang ng 3 kilo. Ayan, bukas yan ang lulutuin ko. So ayun lang guys, good night sa inyong lahat. Hanggang dito na lang ang vlog nating ito at ako'y talagang magpapahinga na dahil ngayon ay 11 PM na ng gabi at bukas ako'y maaga pang gigising. Maraming salamat sa inyong lahat. Bye!